Bahagi na ng buhay ng mga Bulakenyo ang Singkaban Fiesta, tinaguri ang Mother of All Feasts. Ito rin ang itinuturing na pinakamasayang selebrasyon ng lalawigan tuwing sasapit ang Setyembre 8 hanggang 15. Ngayong taon, sinasalami ng isang linggong kapistahan ang masaganang lalawigang pinanday ng kasaysayan at kabayanihan. Kaya naman ating balikan ang mga pangyayari ng Singkaban Fiesta dito lamang sa ating programa, Galing Bulacan. Sa formal na pagbubukas ng unang araw ng Singkaban Fiesta, noong ika-8 ng Setyembre, nagdaos ng banal na misang pamahalang panlalawigan. Ang isang linggong okasyon na may temang Bulacan, masaganang lalawigang pinanday ng kasaysayan at kabayanihan, ay ang tinaguri ang Mother of All Fiestas at may tuturing na isa sa pinakamasayang selebrasyong ipinagdiriwang sa Bulacan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Nakatuon sa 70 programa ni Governor Willie C. Alvarado, kung saan nagsagawa ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan ng mga programang tutugon sa pangangailangan ng mga Bulakenyo. Gaya ng programang pangkalusugan, hanap buhay, kabuhayan at edukasyon. Gayun din ang mga gawain magtatampok sa mayaman at makulay na kasaysayan, sining at kultura ng lalawigan. Sapagkat ang 7-point agenda ang ating pinagtataanan natin na hamon bilang misyon. Nagsimula ng August 15 na pagkakatatag ng ating bansa, tuwan ng pagsariwa sa ating kasaysayan. Pumarada mula simbahan ng Baraswain at nagtapos sa bakuran ng Kapitolyo ang payak ngunit makabulahang gayak ng mga karosa na kumatawan sa tatlong republika na naitatag sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga karosang ito ay mas lalo pang tumingkad sa maikling pagsasadula sa kasaysayan ng tatlong republika. Ginampanan ng sining alitaptap ang kasaysayan ng Real de Cacarong, Bulacan Chatter Guild para sa Republika ng Biak na Bato, at Baraswain Kalinangan Foundation Incorporated para sa Republika ng Malolos. Walang siyang napagpito laban sa mga sanayon. Nahahapis din ang pagsulat ng mga ang grupong magdalo. Ang petsa nito ang hindi itong makakalimutan kailanman ang sandaling ito may tatanghal ang mahal nating kababayan sa kataas-taas kukulukan ang pagsasarihin. Higit ding nakilala ang tao ng Singkaban Fiesta sa makukulay at nag-iindakang mananayaw ng Bulacan.
Sinasayaw po siya ng mga mag-asawa na gusto pong magkaanak. Isa na po yung sayaw na sa pinakakilala na sayaw ng Bulacan. Kaya ito po yung napili namin. Kumbaga po, naibabalik po namin yung tradisyon ng Bulacan. I-represent po namin ngayon araw ay pista po yung sound namin. Combination po siya ng nag-street dancing po na may nilagay po kami iba. Kasi dahil dun sa Carabao Festival, yun po ang napili namin team para i-perform sa Capitolio. Ibabalik natin ang sining at yung kasaysayan po natin. Natutuwa po kasi first time ko pong makapanood ng ganit. Naturally po, di ba, puro mga hip-hop na yung mga sayaw. So ngayon po, parang bago na folk dance naman, napapakita pa rin po yung tradisyon natin mga Pilipina. Very impressive at yung unity ng mga Bulakinyo ay makikita mo sa pangungunan ni Governor Alvarado. Nakuha niya yung pagkakaisa ng mga bayan sa buong Bulacan. Pagpatuloy po natin ang ating pagkakaisa. Magtulong-tulong po tayo sa pagbibigay katuparan sa ating 7-point agenda. Pundasyon ng ating lalawigan. Kasabay ng pagbubukas ng Singkaban Fiesta 2011 noong ikawalo ng Setyembre, naglunsad din ang Department of Trade and Industry sa pakikipagtulungan ng Provincial Cooperative and Economic Development Office ng Diskwento Caravan. Tampok sa caravan ang mga basic at prime commodities ng mga local distributors at Manila-based manufacturers na mabibili sa mas murang halaga. Nandito po kami sa DTI ngayon kasi nagbibinta po kami ang diskwento price. Ito po ma'am, halagang 6 pesos lang to, ito 6 din. Pagdating dito ma'am, sa pack ma'am, 30 pesos lang. Dito lang yan ma'am sa DTI price. Eh kasi ma'am, lagi naman po, lagi kami kasali, Tintay product. Camping po, kaya nandito po kami sa Diskwento Caravan. We are a regular participant of Diskwento Caravan. We are under One Town, One Product. We are endorsed by DTI. We are representing NCR. We are giving 30 to 40% discount. We are promoting our products to be the perfect choice of today's generation. At the same time, maganda kasi malaki ang nadi-discount dito sa programa ng ating mahal na governor. At saka malaking tulong kasi kamukha niyan. Hindi lang tulong sa mga namimili, kundi tulong pa rin doon sa mga gustong maghanap buhay. Mas mura kaysa sa punta ka sa mall, laki ng kamurahan dito. Tunay namang sinulit ng mga Bulakenyo ang pamimili sa Diskwento Caravan. Bukod sa minsan lang ang mga ganitong pagkakataon, tila trend na rin ngayon ang pagtitipid. Tampok sa unang araw ng Singkaban Fiesta ang online registration para sa Unified System for Recruitment of Workers under the Government-to-Government Scheme sa Bulacan Capitol Gymnasium. Ito is on a government-to-government hiring arrangement. While we do not compete with the private recruitment agencies, this is an option. So pag sinabing under the special hiring programs, sila ang mismong mag-aayos at in coordination with the PESO managers and with POEA in Manila. Ito ay first time na inululong sa Luzon, particularly for Region 3. This is a funding initiative of the PESO President, Beth Alonso. One thing na maganda dito, tayo ang unang lalawigan na nanibigyan ng pagkakataon. Ibig sabihin, medyo nakakalamang na tayo pagdating doon sa application, di ba? As long na sila ay qualified, malaki na yung oportunidad sa kanila upang matanggap sa trabaho. Ang isa pa, dito na mismo ginawa, instead of going sa POEA, nakita ninyo, nandito mismo yung mga official ng POEA para may screen sila. Yung pinadala sa atin ngayon, yung sa Taiwan, is more on production and factory worker. Sa Japan, more on nurses and caregiver. Then yung sa Korea, ganun din. Una, naghahanap din ng trabaho katulad ng ibang nandito. Kaya yun, nakikipagsapalaran na kung sakali makapag-abroad din. Sana sa UAE then kung papalarin sa hotel, receptionist yun. Napakalaking tulong talaga sa amin kasi unang-una, katulad niyan, ang layo ng lugar natin, Baliwag. Malaking tulong na napapalapit yung trabaho para sa atin. Less expensive siya, tapos mas napapadali yung pag-travel kesa yung pupunta pa kaming Maynila para maghanap ng trabaho. Gusto ko naman
maranasan magtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Ganda kasi sabi nga walang placement fee. Kaya katulad namin na medyo kapusang financial, kailangan namin ito para sa aming pamilya. Lalo na ako, meron akong college, dalawa, saka dalawang high school. Ang online registration ay tumagal ng 3 araw mula 8 hanggang 10 ng Setyembre. Buong galak, Bulakenyong matitigas na aming taharap. Mabayani! Ipinagmamalaking talento ng mga Bulakenyo ang husay sa balagtasan. Kaya naman bilang bahagi ng Singkaban Fiesta, nagkaroon ng paligsahan ng husay sa pagbabalagtasan. Gayun din ang patimpalak sa pag-awit ng kundiman at pag-indak ng mga katutubong sayaw. Ang KBS Rewind o Kundiman, Balagtasan at Sayaw ay isang paligsahan upang buhayin ng mga sinaunang sining na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa mababa at mataas na paaralan sa buong lalawigan. Ang layunin ng KBS o Kundiman, Balagtasan at Katutubong Sayaw ay upang buhayin natin sa mga kabataan yung ating mga katutubong sayaw, yung ating kundiman at yung balagtasan. Kung bakit itong KBS ay binubuhay namin upang sa ganun ay paulit-ulit na masaksihan ng ating mga kabataan yung mga minana natin sa ating mga ninuno. Isa sa magandang naibunga ng paligsahan sa kundiman ay ang pagkakatuklas kay Maybelline Caluwag ng Giginto National Vocational High School na second runner-up noong nakaraang taon sa kundiman. Si Maybelline ngayon ay kilala bilang Hall of Famer ng talentadong Pinoy na titulado sa pag-awit ng mga kilalang kundiman sa bansa. Bagay na nais isalin sa mga mag-aaral na lumahok sa kompetisyon ngayong taon. Sumali ko dito para makapakita yung talent ko tsaka may pagmalaki yung kultura ng Bulacan. Dapat gamitin nila yung dating style ng panliligaw, sana nangiligin nila yung sa Bulacan. Sa ganung paraan, parang nirerespeto pa rin yung mga kababaihan. Sa ganitong pagpapabuhay, maaari pang tumaas ang turista dahil sa mga act na ginagawa ng mga Pilipino. Yung pagkanta ng kundiman, pagsayaw ng katutubong sayaw at ang mga balagtasan. Nagbubugay sa lahat ng dito ngayon nabibisa. Ako itong lingkod ninyo'y bumabati. Lahat tayo'y magkakamit kung tunay na kaunlaran ang laman ng puso't dibdib. Yung galing ng kahapon, tamtaming ay iwaglit. Mga diwa, katwirat ay itinampo, nakalutang sa hiwaga. Narito ang listahan ng mga nagsipagwagi. Mayamang kalikasan, San Jose del Monte, hagdanan ng kahiwagan. Masaya po kasi po nabigyan namin ng karangalan yung school namin. Tutulong po ito para yung mga kabataan po mahilig sa kultura natin. Sa kabataan po, bigyan po natin ng kahalagahan yung mga kultura ng ating bansa para mabuhay ulit ang ating kultura. Ang hamon natin sa lahat ng kabataan ay patuloy nating ganitong mga kaugalian patulad ng kundiman, balagtasan at katutubong sayaw at patuloy nating linangin sa kanilang mga kaisipan at nawa ay ito ay ulit-ulitin natin sapagkat ang kabataan ang pag-asa at susunod na saling lahi. Saya at selebrasyon ang nasaksihan ng mga Bulakenyo sa pagdiriwang ng Singkaban Fiesta.
isa sa pinakaabangan na yung week-long exhibit sa mga naturang selebrasyon mula ika-8 hanggang ika-15 ng Setyembre. Kinabibilangan ito ng Tatak Bulakenyo Trade Expo kung saan lahat ng mga produktong may Tatak Bulakenyo ay matatagpuan. Gaya ng sweets and delicacies, bags, shoes, fashion accessories, handicraft, woodcraft and educational toys, embroidered linen and fabrics. Ay, napakarami po. Meron po tayong pastillas, makapuno. Yung pong ating makapuno, iba-ibang flavor po yon. Meron pong langka, may ube, at ito po yung pinaka-common, yung sweets, sugar-based po siya. Tsaka ito po yung gusto-gusto po ng mga bata, yung may skim milk. And then meron po tayong pastillas. Ito po, gawa po ito sa gatas ng kalabaw. Especially po talaga po ito ng mga taga San Miguel, Bulacan. Lagi naman po tinatangkilik po yung ating mga produkto, lalo-lalo na po yung mga taga Bulacan. Tsaka po yung mga balikbayan. Meron akong atsarang dampalit, atsarang ampalaya, atsarang papaya at saka bagoong. Ang dampalit po ito, yung mga dahon po niya, ito yung ginagawang atsara. Masarap naman po. At saka hindi lang naman po ito ginagawang atsara, kundi sinasahog din ito sa ulam. Itong 4 na items. Pero ito, saleable din ito kasi pagka nagsasalad, itong 2 na ito. Tuwing taon ng singkaban, may dumadayo rito para dito lang. Iri lang na ito. Kasi wala naman kami sa market nito eh. Mga yari sa balat ng ng baka, yung cow leather yan. Pero mga scraps yan na aming binubuo. Kasi pagka yung buo na balat ang ginagamit na first pyesa, mahal kasi ang natin, ang maging cost. O marami, marami. At saka lagi naman kami sa exhibit nagbebenta. Kagaya nito, na ibebenta lang namin, pinakamataas naming benta is 1.5. Pero malaking bag na yun. Product po natin na Buntal Ethnic, siyempre ang company. Pero ito pong Buntal Ethnic, gawa po sa bahay ng San Diponso. 100% po siya hand weaving, 90% po talaga origin na gawang Bulacan. Meron po kaming soft bag. Ang soft bag po, ito po. Ang hard bag po naman, ito naman po. Meron din po tayong mga pouch. Meron po tayong folder organizer, clutch bag, at saka yung coin purse, saka meron tayong buntal hat, siyempre. Siyempre, dapat ang presyo natin mas mababa para tangkiligin ang sariling atin. Ngayon, Bibles, inspiration books, tas iba, mga novelty items. Tapos, meron ding mga children's stories about Bibles din. Sa akin lahat mga beaded items, so lahat ng ko, ang main materials ko ay beads. So sarili ko pong gawa lahat ng mga items. Opo, affordable naman po. Saka good quality siya din, unique yung mga designs. Tampok din ang Tatak Bulakenyo Negos Kita o Tekno Demo. Ang gawain ito ay nagpakita ng paraan ng paggawa ng iba't ibang produktong maaaring pagkakitaan ng mga nagsilahok. Taon-taon, nagkakaroon kami ng close coordination with Pisedo sa celebration ng Singkaban, na kung saan nagre-request ang Pisedo sa DOST na magpunta kami ng livelihood training. Sa taong ito, itong ang pagtuturo sa handmade paper ang binabahagi namin sa mga Bulakenyo para magkaroon sila ng opportunity kung gusto nila na magkaroon ng livelihood. Sa araw na ito, pinakita natin yung paggawa ng handmade paper mula sa Kogon na kung saan yung material na ginamit, materialis na ginamit ay mula sa damo. Kasi ako, ang nasa home decor ako, Casey Home Decor. Kaya ako interesado, pwede kong gamitin yan sa mga wedding souvenir. Pakikinabangan ko yan na kung ako ang gagawa at magtuturo ng mga aking kababaryo,
pwede kaming magkatulong-tulong. Mabuo namin isang lugar na pagkikinabangan namin at pagkakakitaan namin lahat. Bawat araw, iba-ibang produkto ang pinamamala sa mga nagdemo sa mga panauhing nanonood. Kanina, pinakita natin yung basic o yung simpleng paggawa ng isang Hungarian barbecue na ginamit natin is chicken. But originally, it was a lamb or another form of meat. Tayo, sanay lang tayong manood ng TV o ng sine na nakikita yung mga mayayaman na tao na kumakain ng ganitong klaseng pagkain. Sabi ng ibang mga kasamahan ko sa pagluluto, no, mga chef, bakit hindi natin subukan na magtayo ng isang restaurant na pwedeng kumain yung middle class families o yung lower class families na kaya nilang i-afford? Hindi yung nakikita lang nila, napapanood lang nila. Eh, napakasarap yung Hungarian barbecue. Tama sa timpla. Balak ko talagang gayahin yung business natin, ilalago. O, ganun lang yun na ano. Eh, siyempre, mahilig kang nagtitinda ka. Eh, kung ako mo yung timpla, eh di medyo uunlad yung kabuhayan natin ng konti. Itong nga po na ito ay i-demo ko sa inyo ang cassava roll. Yung cassava roll ay pwedeng pambahay, pwede ninyo panghanap buhay. Ito ay noodle with malunggay. Ito yung finished product na, ito yun. Kasi ngayon, lahat kasi ng mga bata ngayon ay kailangan matuto kumain ng gulay. Marami kasi bata na hindi marunong kumain ng gulay. Malambot, tapos masarap. Hindi halata na mayroong malunggay. Yung malunggay chips ko, hindi siya nalalayo dun sa parang chicharon, yung mga talagang may pangalan, may tatak. Talagang mas masarap siya. As saka simpleng-simple lang yung paggawa. Pipirituhin mo lang, meron ka ng malunggay chips na mas masustansya kumpara dun sa iba. And then, di naman nalalayo yung lasa. Sa huling araw ng Techno Demo, itinuro naman ang paggawa ng bulaklak mula sa recyclable materials. Kaalinsabay din ang barot hiyas ng bulakan na nagpamalas na nagagandahang gowns and barongs mula sa bayan ng Pandit. At iba't ibang alahas ng lungsod ng Maykawayan. Affordable naman lahat ng ano, depende sa clients. Meron naman kami pang high-end, meron din pang low-end. So from 300 pataas, yun yung mga ano namin product, from barong to gowns. Taon-taon basta po inano kami ng Kapitolyo na ma-exhibit dito. Nag-start pa kami noong 2006. Mga yaring birthstone, may diamond din, tapos mga Russian diamond, mga sari-saring mga klase ng mga bato, gold and silver. Itinampok din ang Antigo Bulakenyo First Bulacan Antique Show kung saan ibinida ng mga kababayan nating Bulakenyo ang mga produktong antique na yari sa ating dalawigan. Meron kaming mga wooden, meron din kaming mga glassware, tsaka mga bato. Mas mahal kasi siya kasi sa bago. Kasi yung antique talaga, subok na talaga sa panahon. Tsaka talaga yung pag na-preserve yung antique, talagang mahal talaga. Itinanghal din sa pamamagitan ng Bulacan Travel Mart ang mga pinagmamalaking yamang pangturismo ng bawat lungsod at bayan ng lalawigan. Ngayon, bale, we're the Travel Mart of Baron. Nandito yung booth niya. Tapos, ngayon, ito yung
resort hour na yung mga resorts dito sa Bulacan, nagbibigay sila ng mga gift certificates para dun sa mga nag-ocular dito sa atin, sa Bulacan. Kailangan lang nila mag-register, tapos may raffle din at the same hour, tapos makakakuha na sila nun. Ah, wala naman, sulat lang ng name. Kaka kung saan sila nag-work or kung saan school. Kasabay din ng mga naturang programa ang Dakilang Bulakenyo Exhibit. Ito ay eksibisyong nagbibigay halaga sa mga Dakilang Bulakenyong Bayani o Alagad ng Sining. Ang layunin ng Dakilang Bulakenyo Exhibit ay upang maipakilala sa mga kabataan ang mga nakasamahan ni Dr. Jose Rizal ng mga Bulakenyo na katulad ni Marcelo X. Del Pilar, ni Mariano Ponce, nila Francisco Balatas, na kung saan ay itong mga taong ito ay may kaugnayan sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Dahil ngayong taong ito ay sineselebrate natin o ipinagdiriwang natin ang 150th pagunita sa arawan ng ating pambansang bayani. Mga bayaning nagbigay buhay sa kasaysayan ng ating lalawigan, na tunay namang nakipaglaban at takibaka para makamit ang ating kalayaan. Mapalad tayo dahil marami tayong bayani na nagmula sa ating lalawigan at yan naman ay talagang maipagmamalaki natin at yan naman ay talagang masasabi natin na dyan tayo pamoso dahil halos lahat ng mga bayaning kilala sa larangan ng kasaysayan ay dito nagmula sa ating dakilang lalawigan. Pagkapakita naman ng Angking Husay at Talino ng mga Bulakenyong Alagad ng Sining Biswal ang layunin ng Lakan Sining Painting Exhibit. Ang sining ng Bulacan ay napakalalim at napakaganda. Sana po ating suportahan itong mga gawain katulad ito na nagbibigay kasiyahan sa paningin at mga damdaming makabayan ay inilalarawan pamamagitan ng pagpinta at pag-ukit. Ang isang katuparan ng pagiging isang pintor ay maiguhit mo yung naroon sa damdamin mo. Isang katuparan pa ay yung maibahagi mo sa mga estudyante mo. Ako bilang isang teacher, katuparan na sa akin ang maging pintor ka kapag naibahagi mo kung ano nalalaman mo. Ang isang dahilan, sa ating mga Pilipino, pag nakakita ka ng ganito, madali mong ma-appreciate yung mga common tao, yung mga simpleng tao. Pinakamalapit sa puso ng mga ordinaryong Pilipino, yung manok. Ang pamagat nito ay nadabang pagmamahal. Ito ay isang expressionist painting. Ipinapahiwatig ko sa aking mga napiling kulay, ang aking pinaghalong-halong mga kulay para lumabas ang mga kulay na ito, ang alab ng damdamin na isang tunay na nagmamahal. Yung fulfillment na yun, yung nakapag-iwan ka ng legacy sa mga kapwa mo artist, no? Na may nakapag-share ka ng mga iba't ibang estilo ng painting, lalo na sa kabataan. Pagsapit naman ng hapon, iba't ibang pagtatanghal ng mga lokal na artista sa larangan ng sining ang nagpakitang gilas, kung saan mga artistang kinilala na sa ating lalawigan at gayon din ang mga magkakaroon na ng pangalan sa nasyonal na level ang nakaisa. Ang layunin ng sining sa Hardin ay upang buhayin natin ang musika sa diwa at isipan nating mga kabataan. Isang malaking pagkakataon ito upang ang ating mga kabataan ay muli na mabalikan ang ating mga pagpapahalaga at pagiging mahilig natin sa musika. Sapagkat tayo mga Bulakenyo ay tunay na tunay naman na pagdating sa musika ay halos lahat tayo ay mahilig sa mga musika, lalo na sa mga tugtugin ng mga sinaunang panahon. Isa sa layunin nito ay makintal at malinang sa isipan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa ating mga katutubong awitin. Musical presentation ng makasaysayang Noli Metangere naman ang isang linggong itinanghal ng Barasuin Kalinangan Foundation. Ikaw ba kinatawag nila Padre Garote? Bakit ninyo nagawa ang ganun kalapas tangan sa banggay ng aking ama? Bakit? Actually, hindi naman po ako sa mahilig sa mga play na ano. Pero nagulat po ako. Hindi ko pa alam na kung ano yung mga storya. Pero ngayon po alam ko na kung ano yung mga storya sa dahil po dyan.
Ang galing po nilang gumanap, tapos parang nakakilabot po talaga yung mga ginagawa nila. Parang mga realistic yun. Pero may paitulot po kami. Hinihintay na po kami ng aming nanay. Ang ganda po nung play, tas parang sobrang naiintindihan ko yung story. Tas ang galing din pong gumanap nung mga gumanap dun sa Noli Metangher. Nagawa po nila ng mabuti yung pinoportray po nilang role. Meron pong mga kabanata kaming napag-aralan na kaya po yung iba alam ko na rin yung story. Pero yung mga sumunod na po, meron din pong iba na ngayon ko lang din po nalaman yung story. Tunay nga namang punong-puno ng saya ang Singgaban Fiesta dito sa lalawigan ng Bulacan, isang masaganang lalawigang pinanday ng kasaysayan at kabayanihan. Pinilahan ko dito ay may medical mission, may mga libreng gamot, may mga libreng check-up. Sa Project Noigob, masasabi ko ay maganda ang kanyang mga plataforma, lalo na sa mga kalusugan. Talagang tinutulungan niya yung mga mahihirap na talagang walang kakayahan talagang magpagamot na lang. Napakaganda pong proyekto ng ating pampamahalaan. Marami pong nakinabang katulad namin, lalo na mga nakita nyo na po, maraming nakapila, maraming naghihintay ng serbisyo na libre. Kaya salamat po sa ating gobyerno. Isang araw na punong-puno ng mga programang tumutugon sa nutrisyon at kalusugan ang handog ni Gov. Wilhelmino MC Alvarado sa mga Bulakenyo sa ikalawang araw ng pagpapatuloy ng pagdiriwang ng Singkaban Fiesta 2011. Kaya naman idinaos ang Kapitolyo sa barangay sa harap ng Bulacan Capitol Gymnasium upang magbigay serbisyo hindi lamang sa marami nating kababayan, kundi pati sa mga nakilahok sa kapistahan. Upang mailapit ang serbisyo ng pamahalang panlalawigan sa mga naninirahan sa puso ng lalawigan, sa ganap na ikawalo ng umaga, namahagi ng libreng check-up, gamot, bunot ng ngipin, blood typing, gupit, pagpapatingin sa mata at reflexology. Pumunta po kami rito for medical mission. Sabi po sa amin, kung hindi kulani daw yan, tiksa yata. Malaking tulong ito sa amin. Salamat po at meron pong libreng bunot po. Napabunot ko po yung sarang kong ipin. Maraming salamat po at nagkaroon po ng ganitong proyekto po. Maaasahan pa ang maraming seri ng Kapitolyo sa barangay sa buong lalawigan kahit matapos ang Singkaban Fiesta. World class at talagang katakam-takam ang mga pagkaing iniluto sa isang cooking competition na ginanap sa hardin ng mga bayani, mini forest ng Kapitolyo. Ito ay may pinamagatang Kalutong Bulakenyo, kung saan nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang pamantasan sa lalawigan. Tatlong kategorya ang pinaglabanan ng mga kalahok upang tanghaling kampyon sa Kalutong Bulakenyo. Ito ay ang appetizer na open category o malayang pagbibigay ng sariling sangkap sa lutuin. Ikalawa ay ang main course na Bringheng Bulacan. At ang huli ay ang dessert kung saan pastillas de leche ang naging pangunahing sangkap. Mula sa mga kategorya ay pinili ng mga hurado ang pinaka-the best ang lasa at presentasyon. Tinatanong mo sa akin ang dalawang bagay, isang masarap at isang magaling. Pag sinabi natin sa tao magaling, iniisip natin yung kakayahan niya sa pagluluto. Isang resulta dapat dito is masarap yung linuto niya, nagustuhan ng tao. Pero hindi lang siguro sa mga bagay na ganun dapat natin tignan. Dapat tignan din natin yung kanilang attitude. Tignan natin yung kausayan niya sa pag-putting into order. Yung mga gamit niya, yung steps na rin ng ginagawa niya, dapat alam na alam niya. It's working with attitude. Ikinoconsider ko lagi is yung una presentation, pangalawa of course yung taste, and most important yung kanyang happiness. Most sa atin ngayon, concern sa ating health. So dapat mapag-prepare sila. Paombong sa sahanan.
Kaya naman naging mahigpit ang labanan sa bawat marinade, prito at garnishing ng mga putahe upang sa bawat baba ng plato ay mai-impress kaagad ang mga hurado. Una, ang layunin ng ating kompetisyon na kalutong Bulakenyo ay para maipakilala at mapataas ang kaalaman ng mga Bulakenyo at ng mga mag-aaral natin na kumukuha ng HRM dito na nasasakupan ng ating lalawigan at turista na may kinalaman sa mga kalutong Bulakenyo. Pangalawa ay para mapalakas ang industriya ng gastro-tourism. Siyempre, isa ay mapalakas ang ugnayan ng pamahalang palalawigan sa mga paaralan at makita ng ating mga kalalawigan na buhay ang mga kalutong Bulakenyo mula noon hanggang ngayon. Time's up at hands up. Tapos na ang oras at tikima na. First plate, breathless appetizer. Second plate, Bringheng Bulacan as the main course. Alam niyo ba ang pagkakaiba ng Bringheng Bulacan sa ibang kagayang luto nito? Ang Bringheng Bulacan ay counterpart ng arroz de calzada o kaning dilaw na kadalasang manok ang sahog. Pero ang Bringheng Bulacan ay may sahog na seafoods gaya ng pusit, alimango at hipon. Third plate, taste the sweetness of pastillas de leche. Ang mga student ngayon ay very active. Malaki advantage kasi nauhubog yung skills ng students. Kailangan natin ito eh. Ma-promote natin ang kalutong Bulakenyo. Lahat sila parang competitive sa mga ginagawa nila. Kahit hindi professionals, alam na nila yung gagawin nila. Bukod sa tatlong kategorya, nagkaroon din ng Best City o Ham Presentation. Sa ating pong mga kalahok, una ang pasasalamat ng pamahalaang palalawigan sa pamumuno ni Governor Willie M.C. Alvarado, Vice Governor Daniel Fernando at bumubuo ng sumuliang palalawigan sa inyong pakikisa at pakikilahok sa ginawa po nating programang Kalutong Bulakenyo. Inaasahan po namin sa mga kalahok na dumalo ngayong umagang ito, sana balikan po natin ang mga kalutong Bulakenyo na ginagawa natin noong araw pa. Next year, sumali po kayo upang marami pa po tayong matutunan sa mga kalutong Bulakenyo ng ating lalawigan. At ang mga nanalo, para sa kategoryang Best Appetizer, magkasabay na sinungkit ng STI May Kawayan at Integrated College of Business and Technology ang premyo. Nakuha naman ng CEU Malolas ang Best Main Course at napagwagian ng Baliwag University ang Best Dessert at Best Ham Presentation. Nakamit ang Fernandez College ang second runner-up, nag-first runner-up ang Baliwag University, at ang naging kampiyon ng Kalutong Bulakenyo 2011 ay ang CEU Malolos Campus. Nag-anticipate kami ng mga recipes and then nilagyan namin ng mga twists at parang ma-promote yung mga local cuisine sa Bulacan International. Meron kaming teamwork, hindi lang na po-promote, na-enhance pa and na-discover yung mga skills ng mga chef. Kung gusto talaga nilang maging successful chef, try lang nila magsasali, makakadagdag yun ng experience and may matututunan ka. From the judges na mga professionals, handa yung matututunan. Siyempre, kasama sa pagdiriwang ng Linggo ng Bulacan, gusto rin nating maramdaman ang mga Bulakenyo na pinapahalaga ng ating pamahalaang palalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ni Gobernador Alvarado at ni Vice Gov. Daniel Fernando, yung kalusugan ng mga Bulakenyo. Pinatunayan ng pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ni Governor Willie C. Alvarado na isa ring kapistahan ng pamamahagi ng 2,500 PhilHealth Insurance Cards para sa mga Bulakenyo. Gusto nating matulungan yung mga mahihirap nating kalalawigan, yung kanilang kalusugan ay maproteksyonan sa pamamagitan ng PhilHealth.
But we would like to inform everybody, lahat ng mga Bulakenyo, sana po lahat tayo magkaroon ng PhilHealth. Yun pong may kakayanan ay mag-subscribe po tayo ng PhilHealth sapagkat napakahalaga po nito. Iyan po ay sagisag ng ating pagmamahal sa ating pamilya. Agapay ng pamahalaan at tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office at PhilHealth sa pagkakaroon ng ebaluasyon upang masala ang mga Bulakenyong karapat dapat na mabigyan ng tulong. Well, malaking bagay ito sa mga tao, lalo na sa may hirap, and then sa mga may kapansanan tulad ko. Halimbawa, kung ma-hospital kami, at least hindi kami masyadong may hirapan sa pagbabayad. And then with their help also, siguro yung malalapitan pa uli namin sila para matulungan kami. Papasalamat po kami kay Governor Wilhelmino Alcilvarado kasi po malaking tulong po sa amin tong PhilHealth, lalong-lalo na po sa mga anak ko. Magagamit po ito ng mga anak ko, kahit sa akin. Actually, once na receive nila ito ngayon, pwede na nila itong magamit, no? Hanggang December 31. Panagutang pamamahala o good governance na isa sa 7-point agenda ni Gov. Wilhelmino M.C. Alvarado ang tampok sa ikatlong araw ng Singkaban Fiesta. September 10 nang ipamalas ng mga detinado ng Bulacan Provincial Jail ang kanilang angking husay sa pag-awit at pagsayaw. Ito ay sinaksihan ng kanilang pinuno na si Ginoong Pepito Flamenco at ng kanilang panauhi na si Ginoong Royet Padilla at Kylie Padilla na kumatawan kay Robin Padilla. Naroon din ang mga kamag-anak ng mga detinado upang magpaabot ng suporta. Natutuwa po kami sa ating mahal na gobernador sapagkat po ang aming mga kapwa ko detinado ay patuloy niya sinusuportahan sa mga gawain dito sa loob at hindi kami niya pinababayaan sa mga activities namin. At tuwa rin po kami, nagkaroon po kami ng mini-concerto na katulad nito upang mabawasan po ang aming mga buryong at aming pag-aalala sa aming mga kaso. Natutuwa po kami sapagkat kahit po kami mga detinado ay aming mga talento ay patuloy po namin nahahasa at patuloy po namin nagagamit dito sa daming pong pasamantalang tirahan. At natutuwa rin po kami sapagkat pinigyan po kami ng pagkakataon ng ganitong bagay na upang ipakita namin sa buong mundo na hindi na kami bilanggo. Sa yon, sa layunin natin na mailabas nila lahat yung talento ng mga detinado para naman magkaroon sila ng sabihin na nating silbi sa loob ng kulungan na pwede rin nilang magamit pag lumabas sila. Madami silang talento na talagang nililinang natin tulad ng paggawa ng mga produkto na dito lang matatagpuan sa Bulacan Provincial Jail. Kung mapapansin nyo, yung mga bisita natin, yun naman ang ibinibigay natin ng mga souvenir sa kanila. So isa yun sa mga talent nila. Masigla, masaya at bigay todo. Ganyan ipinamalas ng mga detinado ang kanilang mga talento. Ang kailangan mo, ibigay ng tumor, kung mayroong pagsubok. So ang nalagay sa atin sa yung mapanagutang pamamahala. So inisip namin kung paano namin maiaakma yung tema nung singkaban doon sa pagse-celebrate natin dito sa loob ng detinado. So naisip namin yung quiz bee about Bulacan. Kalabing isa ng Setyembre, alas 9 na umaga, pinamalas ng mga detinado sa plaza ng panlalawigang Piitan ang kanilang talino sa ginanap na Bulakenyo quiz bee, kung saan umikot ang mga tanong sa mayamang kultura at kasaysayan ng ating lalawigan. Sino ang ina ng Biyak na Bato o Mother of Mercy? Ang tamang kasagutan, Trinidad Texon. Naging puspusan ang pagre-review ng mga detinado, kung kaya tumagal ang mahigit kalahating oras ang labanan. Informative project ito ng Bulacan Provincial Jail na sabi nga, baka paglaya ng bilanggo, matalo pa nila yung mga
mga nasa laya, pag ang tatanungin din lang ay tungkol sa Bulacan, meron na silang kaalaman na may pagmamalaki sa labas. Ilan sa mga tampok na tanong ay pinanggalingan ng mga Bulakenyong bayani, kilalang personalidad at ang tatlong republika na tinatag sa Bulacan. Ano yung tatlong republika? Ano yung tatlong republika na itinatag sa Bulacan? Tamang sagot, Republika ng Kakarong de Sili. Pangalawa, Republika ng Biak na Bato. Yung pangatlo, yung sa Baraswain, Malolos. Natutuwa kami at kami yung nanalo doon sa ano. Kasi pinaghirapan din namin ito. Saka nagpapasalamat kami dahil kahit nandito kami, binibigyan kami ng importansya ng pamahalaan ng Bulacan. Sininda ng Quizby ng paligsahan sa katutubong sayaw na nagpamangha sa mga hurado ng patimpalak. Pumapasok sa kalungga po yung ginagawa nyo. Ang gagaling nyo. Ha? Iniisip ko tuloy. Meron kasi yung hawak na dance group. Tinatanong ko yung mga indak nyo. Naging member ko ba to? Limang detinado ang naglaban-laban at nagpakita ng kanilang husay sa pagsayaw. Ang unang kalahok ay sumayaw na maglalatik, isang katutubong sayaw na kinikilala bilang isa sa pinagmulan ng unang ritual na sayaw na nagpapakita ng kakisigan at katatagan ng mga katutubong Pilipino. Sumunod ay ang pandango sa bulig, isang uri naman ng sayaw na nagpapakita ng kasanayan ng mga mangingisda sa panghuhuli ng isda. Ikatlo ay ang subli. Itinuturing hindi lamang isang sayaw, kundi serye ng mga panalangin, awitin at ritual. Ipinapakita din ang sayaw nito ang seremonya sa paghahanap sa krus ng mahal na poong Santa Cruz. Ikaapat ay ang bumaya, isang uri ng sayaw ng mga katutubong ifugaw na nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon para sa masaganang ani. At ang huli ay tinikling na ating pambansang sayaw. May hahalin tulad sa ibon na tikling na mahusay at mabilis na pagpapalit-palit ng paglakad sa mga kawayan. Pagsali nila sa kompetisyon ay isang malaking bagay na nakapagpapaunlad rin ng kanilang physical, emotional, mental, lahat na ng kanilang katauhan, nakaka-develop ito sa kanila. Sa isang banda, nakakalimutan nila yung buhay nila sa loob. Kung titingnan mo sila, hindi sila yung nandito sa loob. Naipamalas nila ang feelings nila sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nakuha ng South 25 Plumbers ang atensyon ng mga hurado sa pagsayaw ng pandango sa bulig at nahirang bilang kampiyon sa pagsayaw. Nakuha naman ng Cell 23 Disaster Volunteer at Cell 27 Quarantine ang ikalawa at ikatlong pwesto. Masaya-masaya po kami lahat dahil kami po ang nahirang na manalo sa katutubong sayaw ng BPJ po dito sa pamayanan ng Malolos Jail. At syempre po, hindi naman din po namin akalain kami po talaga yung magka-champion dahil sa totoo lang po, kami po aminadong kinabugan din po kami sa 27 at sa Celda 23 dahil magagaling naman po halos lahat. Overwhelming po para sa aming mga detenado dahil sa lugar na ito na kahit nakakulong kami, ipinigyan kami pag-asa para mapatunayan namin ang aming pong nakakayahan sa loob ng kulungan. Matapos ang elimination round sa SM Marilao noong September 6, ginanap naman ang grand finals ng Himig ng Lingkod Bulakenyo sa Bulacan Capital Gym bilang bahagi ng Singkaban Fiesta. Ito ay isang patimpalak kung saan naglalaban-laban sa pag-awit ang mga kawaninang pamahalaang bayan, lungsod at nasyonal na naglilingkod sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay naglalayon din na magkaroon ng strong linkage. Yung mag-establish rapport relationship sa ang mga empleyado ng Kapitolyo sa pamahalaang bayan at sa national government as well. Ang mga umabot sa finals ay ang mga kawani mula sa bayan ng Angat o Bando, mula sa Departamento ng Interior at Lokal na Pamahalaan, mula sa bayan ng Plaridel at Bulacan. Ugali na po natin mga Pilipino
problema tayo, kumakanta tayo. Tinutulaan po natin, maging ang ating mga mandirigma ng panahon nila Gregorio del Pilar, umaawit sila sa kabundukan ng mga awiting magpanghihimagsik ang Jocelyn ng Maliwag, ang kanila pong paborito. At sa panahon ng kapayapaan, naglilingkod ang ating mga kawaning ng may ngiti sa labi. Kinakailangan ang paglilingkod po natin ay nagpapakita ng kagandahan loob na nanggagaling sa ating puso. Ang himig ng lingkod bayan ay himig ng kanyang puso nagmamahal para sa ating kapwa at para sa bayan. Pakikinggan po natin ang timyas ng pagmamahal na ito sa pamamagitan ng ating himig ng lingkod Malacanyo 2011. At ang tinanghal na kampiyon ay ang kawani mula sa bayan ng Obando. Sobrang saya kasi tagal na rin na habang hindi pa dumadating tong moment na to, talaga hindi kami makatulog, hindi kami makakain, hindi mapalagay, pero ay, salamat. Thanks God. Tapos na. Congratulations din sa kanila. Pare-pareho kaming winner at saka sa lahat ng mga sumuporta sa akin, mga kasama ko sa opisina sa munisipyo ng Obando. Maraming salamat sa kanila. Sila yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Masaya kasi nakasama ko dito sa top 5 kasi biro mo 22 municipal yung naglaban-laban. So nakaabot ako dito. Salamat sa lahat ng nanood sa yung mga yung core na sumuporta sa akin. Importante ito because this is our way of developing the individual also. Mahirap din naman kasi na puro servisyo na lang. Suppressed passions and talents will not be good for employee productivity, no? So while siguro nagagawa ng trabaho pero iba yung iniisip dahil hindi na ilalabas, no? So kaya maganda yung meron ding venue where we can develop our employees and their passions and interests and talent. Magsasaka at pangisda, taon-taon ay isang mahalagang bahagi ng ating pagdiriwan ng Singkaban Fiesta. Sa araw na ito ay binibigyang halaga natin ang mga pagpapagod, mga pagsisikap ng ating mga masisipag na magsasaka at pangisda na nag-aambag para sa kaunlaran ng ating lalawigan. Nagsilbing day off ng mga magsasaka at mangingisda ang araw na magsasaka at mangingisda noong 13 ng Setyembre. Bilang bahagi ng pagdiriwang sa Singkaban Fiesta 2011 sa Bulacan Capital Gymnasium. Bilang sukli sa dedikasyon at pagpapagal ng mga magsasaka at mangingisdang Bulakenyo, pinangunahan ni Governor Wilhelmino MC Alvarado ang pamimigay ng agricultural inputs tulad ng 750 manok na kada kahon ay may laman na isang manok na lalaki at dalawang inahi na manok. Unang-una po, gusto kong sabihin na maraming salamat dahil sa isa ko sa recipient, katulad no itong manok, no? Although tatlo itong binigay, hopefully ilang months siya magiging triple. Isa pa maganda yung programa niya kasi ang heart ko talaga din nasa agriculture. Gayun din tumanggap ng mga gillnets o lambat ang mga mangingisda mula sa bayan ng Kalumpit, Hagunoy at Obando ng mga pangunahing bayan na may palaisdaan sa lalawigan.
Ito po yung napakalaking tulong sa aming mga mangingisda, lalo na po sa yung mga mahirap na hindi gaano kumikita. Nakatanggap po kami ng net, tingga, pataw, at bukod din, mayroon pa pong grocery. Dito po yung libre yung pinagkaloob ng Kapitolyo ng Bulacan. Sa kasamaan po namin mangingisda, sana po pagpatuloy natin to na tayo laging mangingisda, huwag tayo maghinaan ng loob. Patuloy tayo na magsipag at magtiyaga. Dumaan sa ebalwasyon ng mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda na mga napiling maging benepisyaro ng programa upang matiyak na makikinabang ay ang mahihirap na mga magsasaka at mangingisda. Malaking kaginhawahan naman sa parte ng mga magsasaka ang pagkakalog ng pamahalang panlalawigan ng 59 dumalagang kalabaw bilang pang-araro sa kanilang sakahan. Tumanggap ng sertipiko ang mga magsasaka bilang katibayan ay binigay sa kanila ang mga kalabaw. Para sa mga magsasaka, ang pagsasakat ani sa mabilis na paraan ay higit na kapaki-pakinabang. Kaya naman sa tulong ng kagawaran sa agrikultura, sa pamamagitan ng pamahalaang panlalawigan ay naglabas ito ng mga hand tractor, trailer at iba pang makinarya na mabibili ng mga piling magsasaka sa mas mababang halaga. Ang 85% na halaga ng mga makina ay sasagutin ng pamahalaan habang ang 15% na matitira ay babayaran na lamang ng mga magsasaka. Ang mapistang singkaban na ipinakikita natin ang pananagumpay ng mga Bulakenyo sa maraming larangan ay ating isinasagawa sa loob ng 1 linggo, 7 araw. At ngayon ay 6 na araw, ito'y araw para sa ating mga mangangisda at mga magsasaka. Sila'y pinararangalan natin sapagkat noon pa man sila ang tugon sa kagutuman at nagpapakain sa mga Bulakenyo at mga Pilipino. So ito ay pinananatili natin yung kanilang primitibong kaalaman sa pagsasaka sa pamamagitan ng bagong siyensya at teknolohiya. Nagpapasalamat ako sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pagkakatanggap ng aming samahan ng gamit sa bukirin na malaki ang may tutulong sa mga katulad naming mga magsasaka. Itong hand tractor na siyang pangunahing gamit namin sa aming pagsasaka sa aming bukirin. Kasama itong trailer na magagamit namin panghakot ng aming mga anihin. Malaki po ang may tutulong ito sa mga katulad namin na kulang sa puhunan na pambili ng mga kagamitan sa bukirin. Bukod pa rito ay nagkaroon ng isang maikling seminar tungkol sa bagong hybrid na palay. Anila, mas makakatipid sa gastos, ngunit makapagre-resulta ng mataas na produksyon sa bigas ang pagtatanim ng binhing ito. Halimbawa na lamang ay ang SL8H hybrid na palay na nire-rekomenda kung tag-araw, SL11H naman kung tag-ulan. Dahil sa tagumpay na pagdiriwang ngayong araw na to, sa pagkikiisa ng ating mga masisipag na magsasakat ng isda, nagpapasalamat tayo dahil patuloy silang nakikiisa sa ganitong mga gawain at umasa sila na ang pamahalaang panlalawigan ay lalagi ng nakaagapay sa kanila, lalo na sa kanilang mga gawaing pangkabuhayan. Pundasyon ng ating ekonomiya ay hindi natin maitatatuan ang agrikultura. Mangingisda ang mga magsasaka, palakasin natin sila, lalo na sa panahong itong nananamblay na ang sakahan natin. Tinatayang 569 na barangay Tanod ang nagtapo sa kasanayan at kaalaman sa wastong paggamit ng probaton at arnis noong 14 ng Setyembre sa Hiyas Pavilion na siya namang 7th araw ng Singkaban Fiesta. Dito ay natanggap ng mga barangay Tanod ang kanilang sertipiko ng pagdalo sa 2 araw na pagsasanay. Isang magandang proyekto po na ang ating gobernador yon para matuto po ang lahat ng mga barangay chief ng buong kapuluan ng Bulacan at para ipagtanggol mga mamamayan ng mga bawat barangay. Pagpatuloy niyo po, mahal na gobernador, ang inyong pong pagtulong sa bawat barangay ng ating nasasakupan sa Bulacan at kami po ay napapasalamat
sa ginawa niyo pong palutuntunan na yan para sa ating mga barangay. Maganda, marami kaming natutuhan at saka higit sa lahat. Maituturo din namin doon sa aming mga kasamantano, doon sa aming kapwa pa mga barangay. Mas magiging epektibo kasi mas marami kang natutuhan sa pagpapatupad mo ng katungkulan doon sa barangay. Para kay Gob naman, ang buong Bulacan na pagkakaisa niya hanggang doon sa antas ng mababang level ng panunukulan dito nga sa Barangay Tanod. Yung nakaraan ay pagbibigay ng pagkilala sa kanila sa kanilang isang taong paglilingkod sa ating pamayanan bilang kabalikat ng ating pamahalang palalawigan in the maintenance of peace and order na isa sa ating 7-point agenda, at isinabay na natin ang kanilang graduation, giving of the certificate sa kanilang pagsasanay na ginawa. Lakat ng Barangay Tanod, pinagkalooban natin ng Arnis de Mano bilang symbol of their authority na gagamit nila for self-defense, pero dapat iyon ginagamit pagtulong sa ating kapwa. Samantala, sa kaparehong araw at lugar, nagkaroon ng araw ng lingkod lansangan upang kilalanin ang ambag ng mga jeepney drivers at operators sa pagsusulong ng katiwasayan at kaayusan. Tumanggap din sila ng sertipiko para sa kanilang pangkasanayang seminar noong Hunyo. Tulong natin sila sa pangangalaga. Hindi lamang sila bahagi ng lansangan, kundi sila katulong natin sa pangangalaga ng kaayusan ng lansangan. Kanilang paggamit ng sasakyan ng maayos, pangangalaga sa buhay ng kanilang sakay, mga estudyante, papasok sa opisina, yung mga may kailangan at nagpapatakbo ng ating ekonomiya. So kapiling natin siya at katulong natin sila na dapat lamang pahalagahan. Nandiyan ang gobyerno na hindi lamang kumakalinga, kundi ang gobyerno na kabalikat nila katuwang sa panunungkulan, sa pagbibigay ng pampublikong serbisyo pampubliko. Ito yung matagal ng programa namin sa transport, kung saan ay dinadaos natin o pinagdiriwang natin yung araw ng mga tsuper. Ito ay bilang pagkilala dun sa serbisyo publikong ginagawa ng mga driver. Papasalamat ako kay Governor dun sa mga suporta at pagbibigay niya ng pagkilala sa panlalawigan transportasyon. At sana'y kami patuloy niyang tulungan, suportahan. Mahal natin ang lalawigan ng Bulacan at pagtulungan natin yung katahimikan at kaayusan. Tunay ngang naging makabuluhan ang 14 ng Setyembre para sa mga Barangay Tanod at jeepney operators and drivers dahil sila ay nagkasama-sama at mula ngayon sama-samang magsusulong ng kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Buong maghapon ng 7th araw ng Singkaban Fiesta, ginanap sa Buluwagang Isidoro Torres, Capitol Building, ang Benro Miracle Exhibit. Miracle ito dahil sa loob ng maiksing panahon, nakagawa tayo ng isang napakagandang sistema para sa ating kapaligiran at likas na yaman. Nagkaroon ng tinatawag na Framework for Environmental Governance. Nandiyan ang environmental code at iba't ibang batas o ordinansa. Naayos natin ang koleksyon, naayos natin ang sistema kapaligiran at likas na yaman, at nalabanan natin at ang iba't ibang katiwalian na nangyayari ng nakaraang panahon. Nanguna sa ribbon cutting ang pinuno ng Benro na si Attorney Rusico de Belen, Bokal Felix Ople ng unang distrito at Provincial Administrator Jim Valerio. Dito, nakapaloob ang 3 mahalagang gawain, ang poster exhibit, photojournalism, at ang coffee table launching. Dito sa simpleng programa ng Benro, mayroon kaming poster exhibit na may temang karikitan ng kalikasan sa tahanan ng 3 republika na ipinapakita ang kahalagahan ng kasaysayan at kalikasan sa ating lalawigan. Meron din kaming photojournalism contest na ipinapakita rin na ang kahalagahan ng kapaligiran sa ating kasaysayan. At meron din kaming launching ng aming coffee table book
na nagpapakita ng mga programa ng ating lalawigan patungkol sa kapaligiran at likas na yaman bilang isa sa pitong pangunahing programa ng ating lalawigan sa pangunguna ng ating punong lalawigan, Willie M.C. Alvarado. Bilang lundo ng Singkaban Fiesta, kinoronahan sa Capitol Gymnasium ang Hari at Reina ng Bulacan 2011. Mga piling kabataang may mataas na kamalayan sa sining at kalinangan mula sa 21 bayan at 3 lungsod ng lalawigan. Para sa pambungad, ang mga kalahok ay nagpakitang gilas sa pagrampa suot ang kanilang bulacanyana. At extended pa rin ang summer para sa mga kandidatong rumampa sa swimmer competition. Maya-maya pa ay pinarada naman ang mga naggagandahang formal dresses. Ng mga Bulakenyo ang naturang beauty pageant upang suportahan ang mga kandidato at kandidata na tampok sa kanilang bayan. Masasabi ko naman na patas ang naging laban at naging maayos naman yung presentasyon ng lahat ng mga kandidata. Masasabi ko na ibinigay namin lahat ng todo suporta namin sa aming kandidata, kaya isa siya sa mga nanalo sa Reina ng Bulacan. Napakaganda na kanyang pa-contest. Deserving naman lahat ang nanalo. Isa rin sa dahilan para lumakas ang turismo dito sa Bulacan. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng salitang tagumpay? Para po sa akin, ang salitang tagumpay ay ang bagay at ang pangarap ng bawat tao sa Pilipinas. Dahil naniniwala po ako na ang tagumpay, ito ang kompetisyon na ito, na ang corona, ay hindi isinusuot sa ating ulo, kundi sa ating mga puso. Sabi mo, balang araw ay gusto mong maging model. Alin dito ang una-una mong gusto at bakit? Para sa akin po, unahin ko po ang edukasyon, yung pagiging isang nurse. Dahil dito po, ito po ang isang taguyod, pangarap ko. Hindi lamang po sa pamilya ko, higit pa roon, ito po ang inaasamasan ko upang makamit ko at tagumpay. Kinoronahan si Hazel Herman bilang Reina ng Bulacan, habang si Henry Racinto ng Bayan ng Marilao ang itinanghal na hari ng Bulacan. Sa totoo lang, hindi ko siya expected. Ang gagaling ng kalaban ko, pero ngayon na ako yung nanalo, syempre sobrang proud ako. Syempre, dala ko yung pangalan ng Bukawe, kaya pagmamalaki yun. Papakita ko na kailangan kong maging isang modelo na nagpapakita ng mga katangian ang bilang isang Bulakenya. Ang masasabi ko po, magpapasalamat muna po ako sa Diyos dahil hindi ko po ito inasam o pinangarap. Ngunit ikinararangal ko po mula sa pamilya ko sa bayan ng Marilao. Isimulan ko maging isang halimbawa, maging modelo sa bawat kabataan. Iba't ibang special awards ang pinanalunan ng mga kalahok na umangat sa karamihan.
ng Pilipino. Kas na sa ating Bulakenyo. Ang hari at reyna ng Bulacan. Ang hari at reyna ng Bulacan. Matatalino, masisipag at makalos. Mga natatangin ng bayan. Sino ang pipiliin? Sino ang hihirangin? Hari at reyna. Actually, hindi nga ako makapaniwala na ako yung hari ng turismo. Binigay ko lang yung best ko, binigay ko lang yung makakaya ko. And that's it, nakuha ko yung hari ng turismo. Siyempre po, masaya at alam ko po na deserve ko naman po ito. Ginawa ko po lahat ng best ko. Makikocontribute ko po yun sa pamamagitan ng pagdidisiplina po sa aking sarili, sa pangangalaga po ng kalikasan. Kung inabangan ng mga kandidato at kandidata ng hari at reyna, inabangan din ng mga bigating hurado mula sa industriya ng beauty pageant. Ang Bulacan eh hindi pa rin nagpapatalo sa iba mga probinsya pagdating sa kagandahan ng mga tao at kagandahan ng kultura at higit sa lahat, kagandahan ng lalawigan. At itong mga nanalo na ito, I'm sure may mararating siya. Yung lalaki, gwapong artista, yung winner na babae, pwedeng modelo at beauty queen. I even offered them na mag-model sa akin. I'm very proud of them and they deserve all the awards na natanggap nila. Sana mapatuloy nila suportahan, mapaunlad yung Bulacan. Kayo yung mismo nakakita kung gano'ng kalaking tagumpay. Ang unang lulunsad namin na koronasyon ng hari at reyna na lalawigan ng Bulacan. Napakaganda na ibinigay na suporta ng mga mayors natin sa ating mga municipal tourism officers. Nakita nyo ang gaganda ng ating mga Bulakenya, ang kikisig ng ating mga Bulakenyo, ang husay at galing at talino ng mga kabataang Bulakenyo. Sila yung magsilbing modelo. Actually, hindi lang sila dito nagtatapos, kundi sila ang magsisilbing ambassador at ambassadress of goodwill ng ating lalawigan sa mga programang sinasagawa ng aming tanggapan sa programang pangkabataan, turismo at kultura ng lalawigan. Sa mga nag-participate, maraming salamat po sa inyong pakikilahok. Magkita-kita po muli tayo next year sa ating pagsasagawa muli ng ikalawang hari at reyna ng ating lalawigan. Congratulations at patuloy natin na tulungan ang aming tanggapan. Ang paghihirap at pagsusumikap ng mga nagsipagwagi ay hindi matatawaran. Matapos ang gabing ito, inaasahang patuloy na magsisikap ang mga nagsipagwagi na maging ehemplo sa bawat kabataang Bulakenyo. Huling araw ng Singkaban Fiesta, 15 ng Setyembre, ipinagdiwang ng ating lalawigan ang 113 guning taong anibersaryo ng makasaysayang pagkakatatag ng unang kongreso ng Pilipinas sa Simbahan ng Baraswain. Dumalo sa pagtitipon si Naginang Serena Diokno, ang direktor ng National Historical Commission of the Philippines at Mayor Jejomar Erwin Binay Jr. ng Makati na kumatawan sa kanyang ama, ang pangalawang Pangulo Jejomar bilang panauhing pandangal. Ang Baraswain bilang simbolo ng walang sawang pagbuwis ng ating mga ninuno ng kanilang buhay para sa isang malayang kinabukasan sa gisag ang simbahang ito ng patuloy na hamon na tupdin natin sa lahat ng ating makakaya ang sinabi ni Aguinaldo sa Kongreso nung niratipikan nito noong Setyembre 1898 ang independensyang itinanghal niya sa kawit noong Hunyo na ang Pilipinas
ay parang sa Pilipino. Pilipino. Piling pili at pinong pino. Iyan ang ating lipi, iyan ang ating lahi, na buong ningning na ipinamalas sa simbahing ito ng Parasuin. Patuloy sana nating pagyamanin ang dito'y ipinunlang kadakilaan ng ating bansa. Patuloy tayong magsama-sama at magkaisa upang hindi masayang ang pinanday na kagitingan ng ating lahi. Mabuhay ang Kongreso ng Malolos, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ang araw na ito ay hindi lamang parte ng singkaban. Maging ang ating Pangulong Kagalang-galang Benigno S. Aquino ay kinilala na po ang kahalagahan ng September 15 ng araw na ito sa pamamagitan ng kanyang Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa sa pag-i-issue at paglalabas ng isang Presidential Proclamation No. 246 Series of 2011 na kinilala po ngayon ang September 15 bilang isang special non-working holiday dito po sa lungsod ng Malolos. Formal ding inilunsad ang aklat ni Ginoong Danny Pangan tungkol sa ebolusyon ng simbahan ng Barasuain. Binigyang halaga rin sa araw na ito ang kasaysayan at kultura na isa sa 7-point agenda ng ating gobernador. Kailangan balikan ang nakaraan sapagkat ang nakaraan ay dito tayo magbabase ng ating mga patuloy na pagpapaunlad sa ating lalawigan ng Bulacan. Sa lahat ng mga kababayan namin sa Bulacan, sa pangunguna ng ating Governor Willie, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at pagpatuloy po natin ang pagkakaisa, patuloy po natin ang pagkasama at naman po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po. Ang singkabang piyesa ay pag-aalaala sa ating mga pinagdaanan, kasalukuyan na nag-uugnay sa ating hinaharap. At ito'y hindi natatapos sa araw na ito na pagsariwa lamang. Ito'y mga pagbibigay ng alaala na ang layunin ay sa buong taon ng ating pag-iral ay kinakailangang nalalaman natin ang kahalagahan nito. Ang pagbibigay ng halaga ay yung pagkilos natin paggawa. Sa ating panahon, sinasalamin ng Kongreso ng Malolos ang matibay na pundasyon ng demokrasya at kalayaang tinatamasa natin sa kasalukuyan. Muling kinilala ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan ang mga natatanging Bulakenyo na umangat sa iba't ibang larangan sa taunang parangal ng gawad-dangal ng DP na ginanap sa hiyas ng Bulacan Convention Center Pavilion. Ngayon, masasaksihan natin ang paggawad sa presyosong Tangal ng Lipi Award ang mga taong nagpakita ng kausayan sa pag-uugali na paglingkuran ang ating mahal na lalawigan. Maganda itong ginagawa ng Bulacan. Nalalaman natin na yung palang ibang mga nakikita natin, ibang mga nababasa natin sa dyaryo, mga taga-Bulacan pala. Di ba parang nakakataba ng puso na mga kababayan natin yung mga pangunahing tauhan ngayon sa lipunan. Itong parangal na ito ay hindi lamang para meron tayong maipagmalaki, kundi para ipakita ang ating tungkulin, ang ating obligasyon sa lipunan, sa ating mga kababayan, na tayong mga Bulakenyo ay hindi lang tayo basta-basang mga tao. Siyempre, sobrang saya ko at saka nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil binigay niya sa akin itong award na ito. Proud na proud ako maging isang Bulakenyo. Sana buhay pa yung aking ama. Ino-offer ko kasi sa kanya itong award na ito kasi para sa akin, siya yung ehemplo ko ng isang tunay na Bulakenyo. Naalala ko before, sinabi niya sa akin, pagbutihan mo lang anak yung ginagawa mo sa showbiz, magiging proud sa'yo mga kababayan mo. Ngayong araw na to, nagkatotoo yung sinabi ng daddy ko. I think yung mga iba pang mga lalawigan na wala pang ganito, kailangan na gayahin nila ang ehemplo ng Bulacan. Kasi ito hindi lamang basta-basta award, kundi ito yung nagbibigay inspirasyon bilang isang mamamayan, bilang isang Bulakenyo. Sa akin, katangi-tangi ito, no? Kasi dapat lang talaga binibigyan parangal ang mga mamamayan ng isang lalawigan. Napaka-encouraging nito sa mga kabataan lalo na meron silang maaaring gawing layunin na para sa kanilang sariling lalawigan at para na rin sa bayan. There is so much to be proud of in Bulacan. Pagmayabang
ang ating lahi, ang ating lipi. Sa ating mga kapwa Bulakenyo, gawin natin ang lahat, ibigay natin ang lahat ng ating makakaya para sa ikang-uunlad ng Bulacan. Ang Dangal ng Lipi ay ang pinakamataas na karangalan na pinagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mga natatanging anak ng Bulacan na nagtagumpay sa mga sumusunod na larangan. Mama ko dahil sa dinami-dami ng Bulakenyo ay napili ako para parangalan ngayon ko. Papasalamat ako kay Governor at saka kay Vice Gov. Nagkaroon sila ng programa ganito para makilala naman yung mga tao na karapat dapat na bigyan ng mga award. Sa mga Bulakenyo, alam mo marami talagang papipili na pabibigyan ng award dahil ang mga Bulakenyo ay mababait, pasisipag at mapagmahal sa kapwa. Napakalaki karangalang pinakalob sa akin ng lalawigan ng Bulacan. Hindi ko kalahin ganitong kalaki ang Dangal ng Lipi. Ako, kasama ko ang aking pamilya, buong puso rin papasalamat sa ating punong lalawigan, kay Governor Alvarado, at sa lahat ng bubuo ng sanggunian panlalawigan. Napakaganda nitong awards night na ito sa ating mga kababayan na nagbibigay sa kanya-kanyang natatangi mga katangian, sa kanya-kanyang profesyon, tumutungo sa pag-unlad ng ating lalawigan. Nagpapasalamat ako sa kanila, sa pagsuporta nila sa military, lahat ng aming ginagawa ay para sa kanila. Lalo-lalo sa Bulacan, ako'y Bulakenyo, kaya napakamahal sa akin ang Bulacan. Ipinakikita ng Gawa-Dangal ng Lipi mula noong 1974 na sa bawat tagumpay ng mga Bulakenyo ay may karangalang naghihintay dito. Happy Singkapan Bulacan! Happy Singkapan Bulacan! Happy Singkapan Bulacan! Tunay ngang nag-iisang masayang pagdiriwang ang Singkapan Fiesta 2011 na tinapos sa pamamagitan ng isang konsyerto sa harapan ng Kapitolyo. Ito ang Concerto Bulacenyo, A Globe Night. Nakisaya sa gabing ito ang mga awit ng kundima na sina Michelle Lagartera, at ang talentadong Pinoy Hall of Famer na si Mel Belintaluwag. Hindi rin nawala ang mga talentadong bandang Bulakenyo. Masaya kami kasi alam naman natin na maraming magaling na banda rin sa Bulacan. So maraming salamat sa Globe for a chance na mapasama kami ngayong gabi sa pag-perform dito sa evening concert dito sa Kapitolyo ng Bulacan. Nagpapasalamat kami dahil nagbigay sila ng night para sa mga banda para mapakita ang talento ng mga Bulakenyo. Dalawa pang talentadong Pinoy Hall of Famer ang nagpasaya sa lahat ng nagsidalo. Sina Makata Tawanan ng Bulacan. Ang sabi po ng doktor, Makata, umubo ka nga. Sige, umubo ka pa. Sige, umubo pa. Dok, ano po ang sakit ko? Meron kang ubo. At Beatbox Gore ng Davao. Naging
imposible ang konsyerto Bulakenyong ito sa pamamagitan ng partnership ng Globe Telecom at ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. Actually, it has been a direction of Globe na suportahan namin yung mga patimpala ko, mga celebration tulad ng Singkaban Festival. So, it so happened na napakabait ng ating gobernador dito na in-invite niya kami at naghingi na suporta. At kami naman, readily na sumuporta. Lalo na maganda yung platforma niya at mga line-up of activities. We'd like to say thank you to all the youth delegates ng Bulacan for supporting us. It isa sa mga napaka-successful na events natin. Pinangunahan naman ni Gobilelmino MC Alvarado ang countdown para masaksihan ng lahat ang pabulosong fireworks display. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lumalalim ang gabi, nagsayawan at nagkantahan ang lahat sa saliw ng musika ng bandang Rocksteady. Lumuhos ng talentong Bulakenyo ang gabi ng konsyerto. At ito ay nagpapatotoo lamang sa tema ng singkaban ngayong taon. Bulacan, masaganang lalawigang pinanday ng kasaysayan at kabayanihan. Happy ang singkaban sa Bulacan! Yeah! Yes, sir! Nawa po'y nasiyahan kayo sa isang linggong kapistahan ng singkaban na handog ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa bawat Bulakenyo. Ngunit lagi nating tandaan na hindi nagtatapos sa pagdiriwang ng Singkaban Fiesta ang kahalagahan ng kasaysayan at kabayanihan dahil ito ay nasa puso at isipan ng bawat Bulakenyo. Kay bilis ng oras at kasing bilis nito ang ating kwentuhan. Huwag po kayong magsasawa sa pagsubaybay ng ating programa at sakaling ito'y inyong makaligtaan, maaari na itong mapanood sa YouTube. At para po sa mga nais magbigay ng kanilang mga comments and suggestions, pakilike lamang po sa Facebook ang Galing Bulacan TV Program. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ni Governor Wilhelmino C. Alvarado at sampu ng bumubuo ng Provincial Public Affairs Production Staff, ito po ang inyong kalalawigan, Katrina Ann Sabino Bernardo ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan.